Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Ito yung tuba ni Kawayan na ginagamit na lalagyan at siya ay may halo na tong kwan, yung tawag namin dito sa tungog o sa Tagalog pa ay barok, yung barok. Kulay pula, yan ang nagbigay kulay ng tuba, yung pula, yung barok o tungog. So siya ay akit na uli doon sa kabilang puno ng niyog. So yun na, siya ay paakyat na doon sa isang puno ng niyog na kinukunan ng tuba. Ito yung coconut wine na galing sa sap ng isang puno ng bunga. Yan ang, kung hindi yan putulin, maging bunga siya ng niyog. Pero kaso pinutol at pag yung sap o yung juice ay maging tuba siya, sa pagkangayon ay nandun siya sa kalagitnaan upang magkuha ng tuba wine. Umakyat na siya doon sa puno ng niyog at dala-dala na yung kawit. Yun. Ayan. Nilipat na sa kuan. Nalagyan na ng kawit. Ayan, nililinis. Imo pa ng lahitan ano? Diyan o. Ah, ayaw ka na. Ayan. Tinanggalan ng uwan, panibago uli. Kasi kung hindi tanggalin yan, hindi tutulo yung tuba o yung juice. Ayan, dyan ang mga bunga na yan. Sana kung hindi pa ginawang tuba, dyan ang bunga didikit sa ni pinagtanggalan niya. Ayan. Ang gamit niya ay isang plastic container na galing sa Coca-Cola o sa Pepsi ba. Takpan, talian. Kasi kung hindi siya takpan, maari dalawa lang ang mangyari niyan. Inumin ng paksbat o yung tinatawag sa amin dito kabog. Yan ang mahilig manginom ng tuba. Pagkatapos yung manginom ay malasing na yung paksbat o yung kabog. At ilipat pa rin siya sa kabila. Gamit ang isang sikil. Pinatalian niya haba pagtalian uli. Nihikitan, pero hindi pa siya pwedeng lagyan dahil hindi pa tumutulo. Pag tumulo na yan, pwede na siyang ilipat, lagyan na. Pero yung isang puno nito ng niyog ay hindi to siya pwedeng magbunga kung gawitin mo para sa tuba. Kasi kung may bunga, hindi siya masyadong magkaroon ng tuba dahil may bunga siya. Kaya kailangan talaga dito ang buong lahat ng pinagkapitan ng niyog ay gagamitin upang maging tuba ang kanilang kinalabasan. So wala siyang bunga makuha, tuba lang ang haba nito ng puno ng niyog na sito sa mga 12 feet o ganito kahaba. Yan. Maikli lang to siya pero hindi ako marunong umakyat nito. Tagalan niya yung magandang posisyon. Yan, tinatalian. Yan yung ang ginagamit niya pang tali, yan din yung dahon ng niyog yan. Habang tumutulo na yung tuba dahil sinisib niya yung dulo para panibago ulit tulo. Kasi kung hindi siya isib, hindi siya magkaroon ng katas ng niyog o tuba. Yan, tinatalian na niya at isa lang. Bukas niya siya kukunin o mamayang hapon, magkaroon na yan siguro siya ng mga, kung malakas magkaroon ng tubang isang puno, yan ay punong-puno yan. Pero kung mahina, kung mayroon kasing dalawang puno ng niyog, yung malakas magkaroon ng tuba at saka yung hindi. At saka mayroon ding puno ng niyog na yung tuba niya ay matamis. Mayroon ding hindi matamis kasi dalawang uri ng puno ng niyog. Yeah.
bumaba na siya. At dilipat ulit doon sa kabilang puno. Ngayon ako ay nandito sa isang puno. Itong puno na to ay masyadong maikli. Mga 5 feet ang haba nito. Yan, mga tatlong hakpang lang nandun na siya sa itaas. Yan. Ang gamit niya dito ay kawayan, hindi yung plastic. Paglahi. Ayan, tinatalian muna yung tuba ay yung talian, tapos gamitin ng sikil at talian, hiwain upang magkaroon ng katas na panibago. Kasi kung hindi siya hiwaan, hindi siya magkaroon ng katas, maging kuwan lang siya. Sayang na, kasi hindi na kumakatas kung tuyo na yung sa dulo. Kailangan talaga sariwa, kaya palaging tinatanggal yung tuyo na na kuha ng niyog. Ang kawayan at itali dyan. Ayan na. At takpan. Kasi kung hindi yan siya takpan, tiyak ang langgam nito o yung ibon, siya ang malasing. At saka yung mga kwampa, yung mga butiki, yung mga wild bees ay pumupunta riyan, umiinom, lalo na pag walang takip. Kaya kinakailangan talaga takpan nila para hindi maubos ng paksbat o yung paniki o kabog. Ayan, bumaba na siya at punta na dun sa kapila. Ito yung puno ng barok o yung tungog. Ito, dalawang uri ito nito, yung dito sa may Latian o sa swamp area at makikita. Mayroong bunga ng, mayroong katulad dito, pero yung bunga niya ay ganito, ay maikli. Pero ito siya ang barok o tungog. Yung isa kasi tawag namin dito sa isa ay lapis-lapis. Ito yung dahon ng isang barok o tungog. Yan. Ito yung mga puno niya. Ito. Ito yung main ingredients upang maging kulay pula ang isang tuba. Pag walang ang day na gamit ito sa barok o tungog, yung balat. Yung balat nito, ibinibilad sa araw. Tapos, yun ang gamitin pang pakulay ng tuba. Pero ito siya, pag binabalatan, isang puno ng kahoy na ganito kaliit pa, ay siyang mamamatay. Pero dapat ito siya ay malaki na upang tanggalan ng balat para hindi siya mamatay. Kaya ito, minsan kasi sa ibang lugar nito ay binabawal ang pagkuha nito ng tungog. Pero ito yung ditong tungog dito, maliliit pa, walang nangunguha nito, bumibili lang kasi doon sa yung ready for use na yung nalang sa mga tindahan, hindi katulad ito na ikaw pa ang magbilad. Pero yung iba, tinatamad na yung mga magkukuha ng tuba, hindi na tinatanggal yung balat. Ito na lang, ito yung kabuuan ng isang tungog na kahoy o yung barok, tawag sa Tagalog barok. Ang kahoy na to ay makikita doon sa mga swamp area o Latian. Ayan, maliliit pa kasi. Ito yung barok. Ayan, i-focus natin yung bunga. Ayan ang bunga. Mayroong isa nito, tawag namin sa lapis-lapis, pero walang dito sa dulo. Yung maikli lang, yung ginagamit namin yung sa kawaya na luthang, yung parang ano yung sumpak. Yan ang ginagamit sa mga bata, nilalaruan. Ito rin yan minsan, panahon ng Christmas, pinuputol ng iba, ginagawang Christmas tree. Kasi maganda kasi gawing Christmas tree dahil matuwid yung mga sanga niya at yun sa dulo ay maliliit. Kaya yun ang kinukuha ng mga bata o mga tao na paggawa ng Christmas tree. Pero sa ngayon, hindi na kasi bagay yung hindi na uso. Bumibili na rin yung mga pailaw, kaya ito ay bumuli, muling umusbong at nagsidamihan dahil wala na mangunguha sa barok na puno ng kahoy.